Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may isang reaction video tayo. Anong kaso ang haharapin kung dinaldal sa iba ang kasong isinampa? At labag ba sa batas at kinuwento ko sa ibang criminal case na na-file ko? Anong kaso ang maaari kong harapin? Alamin ng sagot mula kay Attorney Christian Villar ng Abogado Law Firm. At panoorin po natin ang buong detalya dito kay dating UNCB. Without further ado, let's do it guys and let's get it on. Labag po ba sa batas na ikinwento or binabanggit ko sa ibang tao yung criminal case na isinampa ko? Sexual assault on a minor ang kaso and scheduled po for preliminary hearing pa lang. Ayan po, para sana makapag-ingat yung mga nakakasama niya. Ayan po ang katanungan ni Edu, Attorney Christian Villar. Opo, labag po sa batas, no? Na namumuro po yan. Kumbaga sa bingo, namumuro. Limang klase po ang pwedeng maging kaso niya, no? Isa-isayin natin. Halimbawa, written yung sinasabi niyang binabanggit niya na may kaso tong si Juan de la Cruz halimbawa, no, na ginawa niya yon. Kung in writing, pinublish niya, libel, no? Tapos kung sa harap ng maraming tao, dinaldal niya, oral defamation, yun yung pangalawa. Ngayon, kung halimbawa, hindi niya direct ang sinasabi, parang impliedly, no? Parang ang, halimbawa, chinichismis niya na walang ibang pwedeng gumawa nun kundi si Juan de la Cruz dahil ganito ang sirkumstansya na nandun siya. Pero hindi niya sinasabing si Juan de la Cruz yung gumawa. So, hindi siya, halimbawa, hindi magpo-fall sa oral defamation, pero papasok siya sa intriguing against honor. Yun yung pangatlo, intriguing against honor po. Ngayon, kung online, papasok naman siya sa cyber libel na mas mataas yung penalty kesa sa regular na libel sa Revised Penal Code. Tapos, meron pong ikalima, yung tinatawag na contempt of court dahil sa tinatawag na sub judice rule. Ibig sabihin ng sub judice rule, nag-i-issue ka ng comment, whether pinapublish mo yan or binobroadcast mo, ang intention mo ay ma-impluensyahan yung simpatsya ng publiko. Para yung korte, kumbaga mahiya yung husgado na i-convict or i-acquit yung akusado. Para kang na nag-i-impluensya. Yun yung ikalimang criminal. Criminal po ito. Itong limang kasong pinag-uusapan natin. Libel, oral defamation, cyber libel, yung contempt of court, saka intriguing against honor. Yun po. Dun siya pwede maging paglabag. Yung elements po niyan, iba-iba. So, depende sa circumstance. Pero, basically, inform po, pag in writing, libel or cyber libel. Pag in verbal, oral defamation, pwede rin intriguing against honor. Tapos kung ang purpose mo eh ma-impluwensyahan yung korte, mas maging favorable sa inyong desisyon, contempt of court dahil nilabag niyo yung sub judice rule. Yun po yun. Dami palang kaso niyan, ano po? Ha? Miss Jackie, Miss Annie. Kunyari, na chismis lang, na marites. O ikakwento lang sa kaibigan, di ba wala? Dahil pala kaso pag dinaldal mo sa iba ang sasampa. Ano naman nakarinig? Parang nilalabas lang niya yung kanyang hinaing. Okay lang po ba yun, Attorney Christian? Apo, okay lang po yun. Kasi walang element ng publicity, no? Alright guys, at napakinggan natin at napanood dito sa ating reaction video. And thank you so much sa inyong lahat. And peace out.